Mahalaga kay Alma ang pampasaherong jeep na sinasakyan niya papunta sa palengke. Ito rin ang sinasakyan ng kanyang mga anak papasok ng eskwela. Pero dahil sa nakaambang isang linggong tigil pasada simula Lunes, inaasahan na niyang dodoble ang gastusin sa pasahe. Ang anak ko sumasakay ng UP papuntang Tandang Sora, magkano lang yun? 12 pesos. Kapag student, may discount. Kung tricycle po kasi siya, mula doon sa amin hanggang Tandang Sora, 100 pesos na po. Laki. Masyado malaki po. Saan po kami kukuha? Magtitiis po kung talaga para makapasok siya. Muli namang nanawagan ang ilang grupo ng commuters na huwag idaan sa tigil pasada ang hinaing ng mga chopper at operator. Huwag niyo nang ituloy dahil nagkaroon naman ng magandang development. Kailangan po ang commuters ay kumilos din. Sa Metro Manila po, marami nang nag-text back sa akin. Yung mga kapitbahay daw nila na hindi papasada, kukunan nila ng litrato yung plate number, yung lugar at lalagyan ng timestamp at date stamp. Pero nanindigan pa rin ang grupo ng manibela. Natuloy simula sa Lunes ang isang linggong tigil pasada bilang protesta sa sistema ng pagmodernisa sa PUVs. Humihingi na po tayo ng paumanhin sa ating mga kababayan. Sana maintindihan ninyo na iintindihan po namin kayo na mahirap po maglakad, mahirap sumakay. Pero sa amin, mahirap din po na wala kaming kabuhayan para sa aming pamilya. Tis-tis muna po, kahit isang bisis isang araw, basta kumain isang bisis isang araw, kumain, basta itutuloy po yung strike. Para madama po nila yung hinanain ng bawat driver. Bukas naman ang LTFRB na makipagdialogo sa grupo. Lahat sila si Sweldoan, hindi na yung katulad ng ordinary na boundary system na sa all the system. At least hindi siya nakikipag-agawa ng pasahero. Pag kami problema sila, yung individual operator, you can go to hotel kung cooperative, you can go to OPC for vacation or go to LTFRB for corporation ka. Naghahanda na ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila para mabawasan ang aberya sa mga pasahero. Sa Marikina City, sususpendihin muna ang in-person o face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan sa lungsod. Pero tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga estudyante gamit ang module o online. Maliban dun sa mga mag-aaral at yung mga magulang na maaaring may stranded, ay meron din kaming 4,000 mga teacher o kawani ng kagawaran ng edukasyon na maaaring maabala. Sa Quezon City, nakahanda na rin ang mga dagdag na bus sakaling kailanganin ng mga pasahero. The Barangay and Community Relations Department ng ating pamalang lungsod ay inatasan din natin upang makipag-ugnaya na sa mga barangay upang tiyakin na sa loob ng kanilang mga areas of responsibility ay maaari nilang mamonitor kung magkaroon ng mga stranded passengers at kung kaya naman nilang bigyan ng panandali ang public transport service ang mga ito ng libre. Ang lungsod ng San Juan nakahandang magrenta ng dagdag na bus para magbigay ng transportasyon habang nakatigil pasada. Ating kapulisan ay magdi-deploy po ng mga personnel at ganun din po we will augment with the Philippine Army to ensure that the safety of everyone. Ayon naman sa Department of Education, hindi magkakaroon ng suspension of classes, kaya ang mga hindi makadadalo in person ay dapat payagang lumahok sa pamamagitan ng alternative mode. Sabi ng LTFRB, pinag-aaralan na nito ang rekomendasyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista na luwagan ang requirements para sa PUV Modernization Program. Vivian Gulia, ABS-CBN News.